letter of authority hanggang sa first notice, ini-invite nyo sila, susulat nyo yun. Yun yung isang dapat nyong gawin. Otherwise, by estoppel, itong statement na to, lalabas na tama. Okay? So, ito yung isa sa mga dapat nating i-consider at bigyan ng answer. Kung totoo naman yon, lahat dapat ng effort nyo ay hindi papunta sa subpoena, palayo. Again, ang quest, ang an answer lang dyan, visitor's pass, request for immediate audit na ipapareceive nyo after na ma-receive ninyo at the same time, at the same moment, yung second and final notice. Yun lang kasimple itong bossing. Ulit-ulit lang naman ito. Basahin natin yung pangatlong paragraph, Ma'am Guia. Should there be issues you would want to thresh out relative to the presentation of your documents, please do not hesitate to call us or personally visit our office to address such issues in an atmosphere of goodwill and cooperation. Oh, kaya nga, ang gagawin natin dito, ang answer natin, again, request for immediate audit because kailangan nilang i-thresh out yung dalawang bagay. Time of audit, place of audit, time of audit, at ngayon, procedure for investigation. Sila na nagsabi na true and correct. Ano? Nasabi nila, fair and true. So, yun ang kailangan nating gawin. At, again, kung hindi nyo kaya within the day na receive ninyo yung second and final notice, kailangan within 10 days from receipt, meron kayong padadala na letter. Sir, ano yung padadalang letter? Simple. Request for immediate audit. Kasi sabi nila, kailangan kang mag-comply. So, ibato mo sa kanila yung bola. O di mag-audit ka na immediately. So, walang delay. Yun ang sagot dyan. Mapapansin nyo, iba-ibang RDO yan, ha? At ang huli nating pag-aaralan, napaka-konte. Kilala ni Roger to. Jer, pakibukas mo yung microphone, ikaw magbasa nito. First paragraph. Maglilip, sir. Hindi mo makita? Pakihan ko lang, sir. Ayan yan. In this connection, yun ba, sir? Yes. This is our... In this connection, this is our final request for the production of your books of accounts and related accounting records for taxable year 2019. As requested in our two previous letters dated August 18, 2020 and September 3, 2020. To date, however, no records have been presented. Mapapansin ninyo, thank you, Jer. Ang mapapansin nyo rito, yung word na estoppel eh. Itong statement na to, gumagamit sila ng estoppel doctrine. Eh ako rin eh, mahilig din akong gumamit ng estoppel doctrine eh. Para sa mga BIR naman. So kahit tick-check nyo yung estoppel doctrine, dapat lalabanan ninyo pag may nakita kayong ganyang statement. So, wag ninyo again, pabayaan na maghari yung mga maling statements sa first and final notice. Yun lang po, sir, ma'am. Ang dami kong ginagawang mga assessment dito. Ang problem ng mga taxpayer, hindi nila alam na papaano labanan yung mali. At hindi yung iba, mas malala, hindi nila alam ano yung mali dun sa natanggap nilang letter. Talo na kagad. So dito, sinasabi ko sa inyo, kahit hindi nyo naiintindihan, ang gagawin,
ilagay nyo lang sa utak ninyo yung tatlo. Number one, place of audit, venue of audit, at saka, place of audit, time of audit, at saka yung procedure of audit. At yun dapat ay maipaalam ninyo at the time na matanggap ninyo yung second and final notice. Yun lang. Tapos na boxing natin. And the last paragraph, ma'am, Gia. In this connection, please be informed that should you fail to present said books and records within 10 days from receipt hereof, much to our regret, we would be constrained to recommend the issuance of a subpoena duces tecum for their compulsory production and or an assessment pursuant to Section 6B of NIRC as amended by RA 9504 and Revenue Memorandum Circular Number 23-2000, Section 2.4C. Okay. May bago tayong natutunan. RMC 23-2000 yan eh. Section 2.4C. Alam nyo ba kung ano yung ibig sabihin nun? Kakasuhan kayo. Dadaling kayo sa DOJ. Pag nakasuhan kayo sa DOJ, tsaka kayo i-issuehan ng assessment based sa best evidence obtainable or yung BEO. So, BEO means walang audit na mangyayari. Nagkaroon ng estoppel, nanaig yung estoppel kasi hindi kayo nagbigay man lang ng kahit anong dokumento o nag-prove na meron kayong willingness magpa-audit. Yun yung dapat nating i-present eh. Willingness para magpa-audit. Madali naman itong ayusin, RMO, RMC 23-2000. Napakabilis, napaka-easy gawin. Ang problem natin dito, iyong aftermath ng hindi nyo pagsunod sa second and final notice. Ano yon? Criminal liability. Ngayon, pag may criminal liability kayo, yung iba hindi alam anong gagawin. Kuha ng lawyer. Gastos. Ha? Maglalagay. Ang minimum na lagayan sa legal, 50,000 daw. Hanggang 500,000. Para hindi kanila kasuhan. At lagay ninyo ito sa isip nyo. Yung mga piskal o prosecutor, mababait naman sila. Kaya lang, kaibigan sila ng BIR. Okay? Mas papanigan nila yung BIR kesa sa'yo. Kung gusto mong pumanig sila sa'yo, ay may professional fee din yan. So, samut-sari ngayon yung expenses mo pag nakarating sa DOJ. Ayaw nating mangyari yon. Kaya nga tayo nagbubuklod-buklod at tayo rito ay nag-uusap-usap. Ano yung gagawin natin? Again, ayaw natin ng RMC. Why? Mali ang assessment sa RMC. At magiging tama yung assessment ng RMC 23-2000 pag wala ka. Gusto nila yun eh. Kasi walang marunong. Hindi naman walang marunong. Konti lang yung marunong na mag-assess na ng mga BIR official. Konting-konti lang. Sila rin hindi nila alam paano i-apply ang tax code. So, pabayaan nyo silang magkamali sa pag-a-assess ng inyong return. Huwag nyo silang hayaan na makarating yung inyong kaso sa Department of Justice kasi dalawa magiging problem nyo. Criminal, kahit na may criminal kayo, alam nyo ba, matatanggal ba yung assessment? Hindi. Padadaliin nyo lang yung assessment ng BIR. So, nasa critical, sabi ko nga, critical care yung taxpayer o critical care kayo kung hindi nyo aayusin yung second and final notice. Ang sagot lagi, request for immediate audit. Yun lang. At dapat matanggap ng BIR yan within 10 days from receipt of the second and final notice. Pero the best is huwag nyo nang paalisin yung revenue officer kung nandoon na at dinideliver na sa inyo yung second and final notice. So, with that, tapos na yung ating lecture. Wala na ako idadagdag yan. Sige, kung wala na tayo,
mayroong isang taong stress. Binabasa ko, super stress daw siya, nagpapatawag. So, okay na tayo. Sasarado ko na to. Thank you very much. Peace and happiness be with you for life. See you later. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Gina.